Hello, Pepsters, and welcome to Pep Talk. Romelianes po. Ang guest po natin ngayon ay ang original na tinaguriang Adonis of Philippine Cinema. At ngayon ay may kakaibang game show sa TV5. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Richard Gomez. Thank you. Sir, ngayon pa lang nagpapasalamat. Mas bagay pala ikaw ang host kaysa ako eh. Sir, ngayon pa lang talaga nagpapasalamat kami for pagkapaunlak sa invitation namin. Thank you very much. No, thank you for inviting me also. Yun nga sir, kasi yung sinabi ko na you're the original na tinagurian as Adonis of Philippine Cinema. Hanggang ngayon, maraming nagsasabi, maraming naka-observe. May patunay eh, merong alin na patunay. May patunay sir sa ano, sa recent na pelikula mo. Na yun pa rin eh. Yung pagiging image mo na Hank Adonis ng Philippine Cinema, how do you maintain that? Eh kasi by being a real gentleman, na wala kang tinatago. Marami kasing artista ng lalaki na hindi naman tunay na lalaki, di ba? Yun. Ganun lang kasimple yun eh. May naman. Hindi, totoo lang, di ba? You can only hide it for a time eh. And then sa surface din yung totoong anyo. Pero isa rin nung nausin yung mga bigaya ng tayo. Kaya naman yung talaga mga tunay na lalaki sa showbiz, leading man or mga support cast. Sila talaga yung pag sinabi mong lalaki talaga, di ba? Mm-hmm. The likes of, let's say, Derek Ramsey, John Estrada, di ba? Mga John Lloyd, yan talagang... Yung nga, nabanggit mo si Derek Ramsey, yung dami niya sa akin, medyo hawig kayo, siguro dahil sa mga nanonood. Maraming mga gwapo magkakahawig eh. Yun yung mga linya. Sir, yun nga yung pagiging pag na-maintain mo ng katawan mo, yung you're always in shape. Yung pagiging sports-minded mo has a big part dun sa pagiging ano eh, pagiging hunk pa rin ang dating mo, ano? Siguro, wala naman, no? Wala namang effort na maging hunk. Kaya lang, yun lang siguro yung lifestyle ko. I just enjoy playing and yung outcome nun, I'm physically fit, you know? Even at my age, hindi pa rin ako mukhang lolo, yung mga ganun tsura. I enjoy playing eh. And very physical kasi yung mga sport ko eh. Yung nga sir, ilang sports yun? Lima? Apat ba? Apat na ng national team? Apat. Yeah, rowing, fencing, shotgun, and volleyball. Yung nga sir, ang ano ko lang, sa mga kabataang artista ngayon, hindi nila nakikita dun sa mga katulad, yung the hard work that you put in anything that you do, career sa acting and sports, di ba? And it translates dun sa pag-acting sa... I think kailangan ganun talaga yung attitude eh. If you have to do something, you gotta do it well. Kasi ako naman, kahit na nag-aaral ako, artista na rin ako noon, at the same time, yung time din na nag-aaral ako, nag-artista ako. Member na rin ako ng national team nun eh. So yung, hindi ko na alam, basta I think it's proper time management na nagagawa mo yung tatlong bagay on a full-time basis. Parang mag-aaral ako, yung time na yun, ni-schedule ko yung schooling ko. May 2 times a week, may 3 times a week ako na puro morning lang. And then pati ng hapon hanggang gabi, trabaho. And then yung training time ko, ano rin, 3 times a week, ganun. Tapos puro gabi naman yun. O kaya pag meron akong libreng time sa gabi, lahat yun devoted to playing. Kasi at that time din, nasa national team ako sa rowing, fencing, and shotgun, single pa ako nun. Hindi, sa ano eh, natatandaan ko, aside from acting, sports, nasa ano ka na rin yun eh, nasa public service ka na rin yun, yung MAD. In 1998, nung nanalo si President Estrada, naging membro ko ng cabinet niya. Na ako si Presidential Advisor on Youth and Sports Development. And up to now, I'm still very active sa mga ganong klase mga activities. Right now, I'm the chef de mission for the coming Asian Beach Games sa November. Gagawin yun sa Thailand. Ako yung maging head of delegates and we're sending about 96 athletes to Phuket. Sasali sa iba't ibang mga competition, beach volleyball, flag football, paragliding, marami yan. And ngayon, nasa proseso na kami na inaayos na namin kung sino yung mga padadala, tinicheck namin kung sino yung
kung kumusta yung training program nila, kung may chance ba sila na magmedalya or kung gusto lang nilang maglaro, mag-participate. Ah, so part ka ng screening committee talaga. Mm. You screen every athlete. Yes, kailangan eh. Yun yung trabaho ng chef de mission. Kailangan makita mo yung dapat may ma-meet silang criteria. Kailangan makita mo yung performance nila, past performances, yung history nila, nasa sport na lalaroin nila. Yung nga sir, parang ako, opinion ko lang ha, pero yung hard work that you put in sa sports mo, kasi nagka-medals ka eh, sa SEA Games, di ba? Mm. Sa target shooting, sa target events. Sa, well, sa for SEA Games, meron ako, fencing, diba? Meron akong dalawang gold medals, tatlong silver, tsaka isang bronze. Richard Don fans, ito yung bagong generation, ang tawag sa kanila, Richard Don. Oo. Parang Katnir, Richard Don naman din. Marami yan eh.